ma, tabangin gud ko sa akong module. Ay na, mag-deliver para ba kuha ni mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo, ha? Basi nakahinundong pa siya ni Ana ang eleksyon. Dili ang kumusugot nga mapakang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasingkasi nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalit kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayong ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Ka, anak, andaman nang imuhang module. Ug maminaw ta sa Ed Radio, kay magsugod nang imuhang klase. Yes, pa! Andam na ko! Come on, classmates! Pwede na ba mo sa to ang klase karon? Maminaw ba ito ang tarong ni teacher, ha? Teacher! Andam na mi! Mula sa kagawaran ng edukasyon, sangay ng Dibisyon ng Cebu City, sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Lungsod ng Cebu, Local School Board at ng 106.7 Home Radio, hatid ay edukasyon ang pundasyon ng pagkatuto. Pagkatuto na bubuo sa pagkatao at tulay sa pag-abot ng pangarap nyo. Ito ang tinig na maghahandog at magpapabatid sa karunungan sa mga kabataan na hangad ay magandang kinabukasan. Ito ang Ed Radio, kaakibat sa pagsulong ng edukasyon. Sumahimpapawid dito sa 106.7 Home Radio. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang tanghali sa mga ginigiliw naming mag-aaral, lalong-lalo na sa ikalimang baitang. San magsulok na maabot sa istasyong ito? Kumusta mga bata? Parang kailan lang ano? At tayo ngayon, mag-uumpisa na naman sa bagong kabanata. At kayong lahat ay malugod kong binabati para sa taong ito. Samahan niyo ako sa ating paaralang panghimpapawid sa Filipino. Nagkagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radio. Ako ang iyong lingkod, Ginoong Alvin Aumanadiza, mula sa Talamban National High School. Siguruhin ninyo na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na napakinggan ang ating broadcast. Ngayong oras na panahalian, matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman na ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating pag-aaral sa araw na ito. At panghuli, i-check ang reception ng ating radio. Ipantay ang inyong dial sa radio sa 106.7 Home Radio. Parang handa na ang lahat. Halika, kunin ninyo ang inyong module at anumang panulat. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayon, nais kong ipabatid sa inyo ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Walang iba kundi nagagamit ng wasto ang mga panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop
lugar, bagay, at pangyayari sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Kaya mga bata, handa na ba kayo? Ano pang iniintay ninyo? Halina't samahan niyo ako, ang inyong guro sa Filipino, na kayang ngumiti kahit kanino, kahit hindi gwapo. Ako'y mga Ginoo at handang ipaglaban ang pagmamahal ko sa pagtuturo ng kabataang tulad nyo. Muli, ito po ang inyong guro, Ginoong Alvin Auman Ardiza. Ngayong alam na natin ang pinakamalagang kasanayan sa pagkatuto sa puntong ito. Nais kong kunin ninyo ang inyong ikalawang modyul para sa ating aralin tungkol sa panghalip. Mas mainam kung kasama o katabi ninyo ang inyong mga magulang para magabayan kayo. Sige, kunin nyo na ang inyong mga modyul. Pakibuksan ito at tumungo sa unang pahina. Nais kong sagutan ninyo ang subukin. Paalala lang, ang bahaging ito ay sumusubok lamang sa inyong kaalaman tungkol sa ating talakayan ngayon. Handa na ba kayo? Makinig at narito ang panuto. Basahing mabuti ang mga pangusap. Punan ang patlang sa tamang panghalip upang mabuo ang pangusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Babasahin ko ang katanungan at maging alerto sa pagsulat ng tamang sagot. Paalala, maging matapat sa inyong pagsagot. Handa na ba kayo? Mga bata, makinig ng mabuti. Babasahin ko ang katanungan. Isang beses ko lamang babasahin at dalawang beses para sa pagpipilian. Makinig, handa na ba? Para sa unang katanungan, dapat sundin natin ang patlang ng batas lalo na't makabubuti ang mga ito sa atin. Para sa pagpipilian, titik A, alinman? Titik B, anuman? Titik C, lahat? Titik D, pawang? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa pagpili ng tamang sagot. Kung ang inyong sagot ay titik C, lahat, kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Babasahin ko, dapat sundin natin ang lahat ng batas lalo na't makabubuti mga ito sa atin. Magaling mga bata! Para naman sa ikalawang katanungan, patlang ang paborito mong pagkain? Letter A, ano? Letter B, kailan? Letter C, saan? Letter D, sino? Ulitin ko. Letter A, ano? Letter B, kailan? Letter C, saan? Letter D, sino? Kung ang inyong sagot ay titik A, ano? Kayo ay nakuha ng tamang sagot. Babasahin ko. Ano ang paborito mong pagkain? Napagaling mga bata! At para sa ikatlong katanungan, patlang, eto ang napili mong isuot? Letter A, alin? Letter B, bakit? Letter C, kailan? Letter D, saan? Ulitin ko, letter A, alin? Letter B, bakit? Letter C, kailan? Letter D, saan? Kung ang inyong sagot ay letter B, bakit kayo ay nakuha ng tamang sagot? Babasahin ko, bakit ito ang napili mong isuot? At para sa ating ika-4 na katanungan, ang Japanese Garden ang bahagi ng kaliraya na patlang tatamnan. Para sa pagpipilian, titik A, aming? Titik B, ikaw? Titik C, sila? Titik D, tayo? Kung ang inyong sagot ay aming,
ikaw ay nakakuha ng tamang sagot. Babasahin ko. Ang Japanese garden ang bahagi ng kaliraya na aming tatamnan. Para sa ikalimang katanungan, maaari patlang bang bilhan mo ako ng face mask sa butika? Para sa ikalimang katanungan, maaari patlang bang bilhan ako ng face mask sa butika? A. Akin? B. Amin? C. Mo? D. Natin? Ulitin ko. A. Akin? B. Amin? C. Mo? D. Natin? Kung ang inyong sagot ay titik C, kayo ay nakakuha ulit ng tamang sagot. Babasahin ko. Maaari mo ba bilhan ako ng face mask sa butika? Para sa ika-anim na katanungan, pupunta sila sa bataan patlang. Eto kalayo para lang dumalo sa kaarawan ng kanyang pinsan at matalik pang kaibigan. Para sa pagpipilian, titik A, alinman? Titik B, ano man? Titik C, gaano man? Titik D, saan man? Kung ang inyong napiling sagot ay titik C, gaano man, kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Babasahin ko, pupunta sila sa bataan, gaano man ito kalayo para lang dumalo sa kaarawan ng kanyang pinsan at matalik na kaibigan. At para sa ikapitong katanungan, patlang ang sumundo sa iyo sa istasyon ng bus? A. Ano? B. Bakit? C. Paano? D. Sino? Ulitin ko. A. Ano? B. Bakit? C. Paano? D. Sino? Kung ang inyong sagot ay titik D, sino, kayo ay nakuha ng tamang sagot. Babasahin ko. Sino ang sumundo sa iyo sa istasyon ng bus? Para sa ikawalong katanungan, babasahin ko. Dapat makiisa ang buong patlang upang makamit ang layunin para sa ikauunlad ng bayan natin. A. Alinman? B. Anuman? C. Gaanuman? D. Madla? Ulitin ko. A. Alinman? B. Anuman? C. Gaanuman? D. Madla? Kung ang inyong sagot ay titik D, kayo ay nakuha ulit ng tamang sagot. Babasahin ko. Dapat makiisa ang buong madla upang makamit ang layunin para sa ikauunlad ng bansa natin. Para sa ikasyam na katanungan, patlang nagkaroon ng pandemya? A. Bakit? B. Kanino? C. Alin? D. Gaano? Uulitin ko. A. Bakit? B. Kanino? C. Alin? D. Gaano? Kung ang inyong sagot ay titik A, bakit, kayo ay nakuha ng tamang sagot. Babasahin ko. Bakit nagkaroon ng pandemya? At para sa panghuling katanungan, patlang na lamang ang magpapaliwanag sa kahalagahan ng gawain. A. Bakit? B. Ikaw? C. Pawang? D. Saan? Uulitin ko. A. Bakit? B. Ikaw?
C. Bawang. D. Saan? Kung ang inyong sagot ay titik B, ikaw ay nakakuha ng tamang sagot. Babasahin ko. Ikaw na lamang ang magpapaliwanag sa kahalagahan ng gawain. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ayan! Tapos siya na ba ang nasagutan lahat ng bahagi ng subukin ng module na ito? O mga bata, ngayong tapos na tayo sa ating maikling pagsubok, kamusta naman ang mga nakuha nating marka? May nakuha ba sa inyo ng 10 puntos? Kung gayon, palapakan natin ang mga kabataan ito! Malugod ko kayong binabati! Sa mga hindi naman nakakuha ng 10 puntos, huwag mag-alala. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa inyo, eto ay isang maikling pagsubok lamang tungkol sa araling ating tatalakayin maya-maya lang. Malugod ko kayong binabati dahil natagumpayan ninyo ang pagsubok na ito. Ngayon, ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Aba, syempre! At ang una nating aralin ay tungkol sa pagkilala ng panghalip. Matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy kung ano ang panghalip. Pangalawa, nakikilala ang panghalip sa pangungusap. At ang pangatlo at panghuli, nakasusulat ng pangungusap na may panghalip. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating sarili. Proud na proud ako sa inyo kasi sa ating maikling samahan, kayo ay may maraming natutunan. O siya, tayo na. Tignan natin ang bahagi na tuklasin na nasa ikatlong pahina ng ating module. Nakikita niyo na ba? Tama, yan nga. Ngayon, babasahin natin ang usapan ng mag-asawa. Sabayan niyo ako. Papasok na ako sa trabaho. Ikaw na ang bahalang mag-asikaso rito sa bahay at sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Isa pa, mababait naman ang mga anak mo. Tinutulungan nila ako pag wala silang ginagawa. Mabuti naman kung ganun, lumalaking mababait ng mga bata. Hay, ano pa bang pwede nating hilingin sa buhay? Hanggat nagtutulungan tayong dalawa, lahat ng bagay ay makakaya natin para sa ating pamilya. Pansinin ang mga salitang may salungguhit sa usapan. Ano ang mga salitang may salungguhit? Tama. Ang mga salitang may salungguhit ay ang ikaw, ako, rito, ka, mo, sila, ganoon, natin, tayo, lahat, at atin. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Ito ay tinatawag na panghalip. Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangalan. Ang mga sumusunod ay mga pangusap na may mga panghalip. Ito ang mga halimbawa. Ang pangalan ko ay Angela. Ako ay 10 taong gulang. Tutulong ako at ang kapatid ko na si Manuel sa paglilinis ng kanilang bahay at bakuran. Kami na rin ang maghahanda ng pangmeryenda mamaya. Kanino ang lapis na ito? Ano ang inyong pangarap sa buhay? Lahat ay dapat magkaisa. Sino man sa inyo ay pwedeng tumulong sa akin? Dito ka na maghapunan. Doon ang bahay ni Jasmine. Laging isaisip na ang panghalip ay salita o bahagi ng pananalita na ginagamit na pamalit sa pangalan. Ito ay ginagamit kung ang pangalan ay magkasunod na ginamit sa isang pangungusap. Ating suriin at talakayin.
basahin at pag-aralan ang tungkol sa panghalip. Ano ang panghalip? Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na ginagamit na pamalit sa pangalan. Ito ay ginagamit kung ang pangalan ay magkasunod na ginamit sa isang pangusap. Ang panghalip ay may mga uri. Ang mga uri ng panghalip ay ang mga panghalip panao, pananong, panaklaw, at pamatlig. Ang mga ito ay tatalakayin sa susunod na mga aralin at module. Halimbawa, ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, kanya, eto, ere, nere, neto, ganito, ganyan, ganoon, iyan, diyan, dito, doon, hayan, hayon, iyon, yaon, niyon, at noon. Tunghayan at tignan ang bahaging isagawa na nasa pahina 4. Babasahin ko sabay-sabay tayo. Isulat ang lahat ng panghalip na makikita sa bawat pangusap sa inyong sagutang papel. May 12 panghalip na makikita sa mga sumusunod na pangusap. Unang pangusap. Dapat nating igalang ang ating mga magulang. Ikalawang pangusap. Sila ay mapagmahal sa kanilang mga anak. Pangatlong pangusap. Alinman sa mga damit na iyan ay babagay kay nanay. Ikaapat na pangusap. Ang aking tatay ay nagtatrabaho kahit gaano man ito kahirap para sa aming pamilya. Ikalimang pangusap. Mag-aral tayo ng mabuti upang makuha tayo ng malaking marka. Kung ang sagot ninyo sa unang pangusap ay natin at atin, kayo ay nakuha ng tamang sagot. Kung ang sagot ninyo sa ikalawang pangusap ay sila at kanila, kayo ay nakuha rin ng tamang sagot. Kung ang sagot ninyo sa ikatlong pangungusap ay alinman at iyan, nakuha kayo ng tamang sagot. Para sa ikaapat na pangungusap, kung ang sagot ninyo ay akin, gaano man, eto, at amin, nakuha pa rin kayo ng tamang sagot. At para sa ikalimang pangungusap, kung kayo ay sumagot ng tayo at tayo, kayo ay nakuha ng tamang sagot. Napakagaling ninyo mga bata! At para naman sa karagdagang gawain, sa isang buong papel, sumulat na isang talata na may 5 pangusap na may panghalip tungkol sa mga mabubuting nagawa ng inyong mga magulang. Bilugan ang mga panghalip na ginamit mo. Isumite ito kasama sa tayahin o post-test. At ngayon naman, nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa 5 pahina. Dadako tayo sa 2 aralin, ang kailanan ng panghalip panao. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang mga panghalip panao sa pangungusap. 2, natutukoy ang kailanan ng panghalip panao sa pangungusap. At ang panghuli, nakasusulat ng pangungusap na may panghalip panao. Bago natin simulan ang ating 2 aralin ngayon, nais ko munang tingnan ninyo ang bahaging tuklasin. Nasa 5 pahina pa rin. May 3 pangkat na pangungusap na ating makikita. Basahin at pag-aralan ang mga pangungusap na ito. Pangkat A, papasok na ako sa trabaho. Ikaw na ang mag-asikaso rito sa bahay at sa mga bata. Pangkat B, kita nang palalakihin ng maayos ang ating mga anak. Palalakihin nating 2 ng maayos ang ating mga anak.
ikata ng mag-aaruga sa ating mga supling. Mag-aaruga tayong dalawa sa ating mga supling. Pangkat C, tinutulungan nila ako kapag wala silang ginagawa. Ano pang pwede nating hilingin sa buhay? Sa pangkat A na mga pangusap, ilan ang taong tinutukoy sa panghalip na ako at ikaw? Tama, isang tao lamang ang tinutukoy sa mga pangusap na nasa pangkat A. Sa pangkat B naman na mga pangusap, ilan ang taong tinutukoy sa panghalip na kita at kata? Tama, dalawang tao ang tinutukoy sa mga pangusap na nasa pangkat B. Sa pangkat C naman na mga pangusap, ilan kaya ang taong tinutukoy sa panghalip na nila, sila at atin? Tama, maraming tao ang tinutukoy sa mga pangusap na nasa pangkat C. Buksan ninyo ang inyong mga module sa ika-anim na pahina. Makikita ninyo ang suriin o talakayin. Basahin at pag-aralan. Kailanan ng panghalip panao. May tatlong kailanan ang panghalip panao. Isahan, dalawahan at maramihan. Ang kailanan ng panghalip panao, ito ay tumutukoy sa dami ng pangalang pinapalitan ng panghalip. Una, isahan. Ang panghalip na tumutukoy lamang sa isang bilang, halimbawa, siya ay isang mabuting tao. Ako, siya, akin, ikaw, mo, niya, kanya, ko, iyo. Yun po ang mga halimbawa sa panghalip panaong isahan. Para sa dalawahan, ang panghalip na tumutukoy sa dalawa. Halimbawa, kita nang umawit ng bahay kubo. Kita at kata. Yun ang mga halimbawa sa panghalip panaong dalawahan. At ang panghuli, ang maramihan. Ang panghalip na tumutukoy sa tatlo o mahigit pa. Halimbawa, gagawin namin ang lahat, mailigtas lang ang aming pasyente. Atin, amin, kayo, tayo, sila, inyo, kayo, ninyo, nila, at kanila. Ang mga iyon ay mga halimbawa ng panghalip panaong maramihan. Laging tatandaan ang kailanan ng panghalip panao ay tumutukoy sa dami ng pangalang pinapalitan ng panghalip. Ito ay maaaring isahan, dalawahan, o maramihan. At para naman masubok natin ang inyong mga natutunan ngayong araw, tingnan ninyo ang bahaging isagawa na nasa pahina 6. Panuto, kilalanin ang mga kailanan ng mga panghalip na may salungguhit sa bawat pangusap. Isulat ang isahan, dalawahan, o maramihan sa sagutang papel. Unang pangungusap, si May ay nagbigay ng tulong sa nasunugan. Siya ay isang mabuting bata. Ang salitang may salungguhit ay siya. Para sa ikalawang pangusap, naghanda ng kanilang mga damit sina Alice at Martha. Kata ay pupunta sa Tagaytay bukas. Ang salitang may salungguhit ay kata. Para sa ikatlong pangusap, sinauli ni Marco ang nakitang pera sa may-ari. Siya ay matapat. Ang salitang may salungguhit ay siya. Para sa ikaapat na pangusap, sina Alan, Mike at Gio ay magkaibigan. Sila ay masayang naliligo sa ulan. Ang salitang may salungguhit ay sila. Para sa ikalimang pangusap, ako at ang aking buong pamilya ay magbabakasyon sa darating na Mayo. Kami ay pupunta sa lungsod ng Baguio. Ang salitang may salungguhit ay kami. Ngayon naman, buksan ninyo ang iyong mga module sa ikapitong pahina.
para sa ating karagdagang gawain, sumulat ng isang pangusap gamit ang bawat panghalip sa sagutang papel. Unang panghalip, ikaw. Ikalawang panghalip, kita. At ang panghulit, ikatlong panghalip, ay tayo. At ngayon, magpapatuloy tayo sa ating ikatlong aralin. Ang panauhan ng panghalip panao. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una. Nakikilala ang panghalip panao sa pangusap. Pangalawa, natutukoy ang panauhan ng panghalip panao sa pangusap. At ang panghulit pangatlo, nakasusulat ng pangusap na may wastong panauhan ng panghalip panao. At ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa bahaging tuklasin na nasa ikapitong pahina at ikawalong pahinang karugtong. Basahin at pag-aralan ang tatlong pangkat ng pangusap. Pangkat A. Papasok na ako sa trabaho. Ako na ang bahala rito. Pangkat B. Ikaw na ang mag-asikaso rito sa bahay at sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Pangkat C. Tinutulungan nila ako kapag wala silang ginagawa. Siya ay mapag-arugang asawa. Sa pangkat A ng mga pangusap, sino ang nagsasalita? Sa mga pangusap sa pangkat A, ang mga panghalip na ginagamit ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Sa pangkat B naman na mga pangusap, para kanino ang tinutukoy ng panghalip? Sa pangkat B na mga pangusap, ang mga panghalip ay tumutukoy sa taong kinakausap. Sa pangkat C naman ng mga pangusap, para kanino ang mga panghalip na sila, nila, at siya? Ang mga panghalip na nila, sila, at siya sa mga pangusap sa pangkat C ay tumutukoy sa pinag-uusapan. At dahil mayroon na kayong ideya sa ating aralin ngayon, ating isa-isahin ang panauhan ng panghalip panao. Mga panauhan ng panghalip panao. Unang panauhan. Ito ay ginagamit na panghalili upang pamalit sa taong nagsasalita sa pangungusap. Halimbawa, ako ay nangangarap maging senador ng bansa. Ang panghalip na ako ay ang unang panauhan. Ikalawang panauhan. Ito ay ginagamit na panghalili o pamalit sa taong kinakausap. Halimbawa, ikaw ay dapat ding sumunod sa mga alituntunin ng paaralan. Ang panghalip na ikaw sa pangungusap ay ang ikalawang panauhan. Ikatlong panauhan. Ito ay nangalili o pamalit sa pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, sila ang dapat nating tularan. Ang panghalip na sila sa pangungusap ay ang ikatlong panauhan. Halina't sabayan niyo ko. Tignan natin ang buod na chart na panauhan at kailanan ng panghalip panao. Sabayan niyo ko. Ang mga sumusunod ay mga panghalip sa unang panauhan kapag isahan. Ako, ko, at akin. Ang mga sumusunod naman ay ang unang panauhan kapag dalawahan. Kata, kita, kami, namin, tayo, amin, natin, at atin. At ang mga sumusunod naman ay ang unang panauhan kapag maramihan. Atin, amin, at tayo. Dadako tayo sa ikalawa. Ang mga sumusunod ay mga panghalip sa ikalawang panauhan kapag isahan. Ikaw, mo, iyo, at ko. Nakuha niyo na ba mga bata? At ang mga sumusunod naman ay ang ikalawang panauhan kapag dalawahan. Kayo, ninyo, at iyo. At ang sumusunod ay ikalawang panauhan kapag maramihan. Inyo, kayo, at ninyo. Nakuha niyo na ba? Para sa ikatlong panauhan, ang mga sumusunod na ito ay para sa isahan.
siya, niya, at kanya. Para naman sa dalawahan, sila, nila, at kanila. At para naman sa maramihan, nila, sila, at kanila. Nasundan niyo na ba ako, mga bata? Kung gayon, napakagaling ninyo. Ayan! Sana ay nais sa puso niyo na ang ating tinatalakay ngayon. Mga bata, laging tatandaan, ang panghalipanao ay may tatlong panauhan. Ito ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Sa puntong ito, nais kong masukat ang iyong natutunan sa araling ito. Buksan ninyo ang inyong module sa bahaging isagawa na nasa ikawalong pahina, karugtong ay nasa ikasyam. Basahin ko ang panuto. Kilalanin ang panauhan ng panghalip na sinasalungguhitan sa bawat pangungusap. Isulat ang unang panauhan, ikalawang panauhan o ikatlong panauhan sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa unang pangungusap, siya ang pinakamatalinong mag-aaral sa aming klase. Ang sinasalungguhitang panghalip ay siya. Para sa ikalawang pangungusap, ako ang kasama ni Joyce sa palatuntunan. Ang salitang may salungguhit ay ako. Para sa ikatlong pangungusap, maaari ko bang hiramin ang payong na ito? Ang salitang may salungguhit ay ko. At para naman sa ikaapat na pangungusap, ikaw na muna ang tumao dito sa bahay. Ang salitang may salungguhit ay ikaw. At para sa ikalimat panghuling pangungusap, masaya sila na makita ang pagdating ng mga bisita. Ang salitang may salungguhit ay sila. At natitiyak na ako na handa na kayo para sa karagdagang gawain. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng isang pangusap gamit ang bawat panghalip sa inyong sagutang papel. Una, sila. Ikalawa, ako. Ikatlo, mo. At ngayon naman ay pagpapatuloy natin ang ating makabuluhang talakayan sa ating ikaapat na aralin, ang panghalip na pananong. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang panghalip pananong sa pangungusap. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang mga panghalip pananong sa mga pangungusap. At ang panghulit pangatlo, nakasusulat ng pangungusap na may panghalip pananong. At ngayon, mga bata, nais kong buksan ninyo ang inyong module sa 10th pahina. Halina't tuklasin natin ang mga sumusunod. Sabay-sabay nating basahin ang mga pangungusap. Ano pa ba ang pwede nating hilingin sa buhay? Sino ang maaaring tumulong sa mga nasalanta sa bagyo? Kailan isinasagawa ang orientasyon sa paaralan? Alin sa mga prutas na ito, mangga, atis, abukado, ang pinakapaborito mo? Paano ba ang paggawa ng origami? Mga bata, ano ang napansin mo sa pangungusap? Tama, eto ay mga pangungusap na nagtatanong. May mga panghalip din na ginagamit sa pagtatanong. Ang tawag nito ay panghalip pananong. At dahil meron na kayong ideya sa ating aralin ngayon, ating isa-isahin ang mga panghalip pananong at kung saan ito tungkol sumasagot. Ang panghalip pananong ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, bagay, lugar, gawain, katangian, pangyayari, at iba pa. Ginagamitan ito ng tandang pananong sa hulihan ng mga pangungusap. At ngayon, mga bata, sabay-sabay nating pansinin ang chart sa panghalip pananong. Pansinin natin, sabay niyo ako sa pagbasa. Sa unang hanay, mga panghalip pananong. Sa ikalawang hanay naman, sumasagot sa tanong
tungkol sa unang panghalip pananong, sino? Ang sino ay sumasagot sa tanong tungkol sa tao. Ang ikalawang panghalip pananong naman, kanino? Ang kanino ay sumasagot sa tanong tungkol pa rin sa tao. Ang panghalip pananong na ano ay sumasagot sa tanong tungkol sa hayop, bagay, katangian, at pangyayari. Ang panghalip pananong na kailan ay sumasagot sa tanong tungkol sa panahon. At ang panghalip pananong na saan ay sumasagot sa tanong tungkol sa lugar o puok. Samantalang, ang panghalip pananong na bakit ay sumasagot sa tanong tungkol sa dahilan o pangyayari, habang ang panghalip pananong na paano ay sumasagot sa paraan ng paggawa. Ang panghalip pananong na ilan ay sumasagot sa tanong tungkol sa bilang o dami ng nais malaman. Samantalang ang panghalip pananong na alin ay sumasagot sa pagpipilian. Samantalang ang panghalip pananong na gaano ay sumasagot sa sukat o bigat. At ang panghuling panghalip pananong ay ang magkano na sumasagot sa tanong tungkol sa halaga. Mga bata, ngayong alam na natin ang chart, nais kong basahin natin sabay-sabay ang halimbawang pangungusap na ginagamitan ng mga panghalip pananong. Unang pangungusap, ano ang ginagawa nila upang magampanan ang kanilang tungkulin? Ikalawa, ilan pa kaya ang katulad nila? Ikatlo, saan kaya ang tirahan nila? Ikaapat, bakit nagkaroon ng sunog? At ang pangulit, ikalima, sino ang guro mo ngayon? Ayan! Sana ay nais sa puso nyo na ang ating tinatalakay ngayon. Mga bata, laging tatandaan, ang panghalip pananong ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, bagay, lugar, gawain, katangian, pangyayari, at iba pa. O mga bata, nakuha nyo na ba kung ano ang panghalip pananong? Ngayon, subukan natin ang inyong galing at natutunan sa ating aralin. Tunghayan natin ang bahaging isagawa na nasa pahina 11. Buksan natin ang ating mga module. Babasahin ko ang panuto. Piliin ang angkop na panghalip pananong na nasa panaklong upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa unang katanungan, ang mga pagpipilian na nasa loob ng panaklong ay ang sino, saan, at ano ang paborito mong mang-aawit. Para sa ikalawang katanungan, ang mga pagpipilian na nasa loob ng panaklong ay ang sino, saan, at ano. Nagsisimba ang inyong pamilya? At para naman sa ikatlong katanungan, ang mga pagpipilian na nasa loob ng panaklong ay ang sino, saan, at ano. Ang kaibigan ng inyong kapatid na kaibigan mo rin. At dadako tayo sa ikaapat na katanungan. Ang mga pagpipilian na nasa loob ng panaklong ay ang alin, kailan, at ilan. Ang pangkat na nagtatanghal kanina. At para sa ikalimat panghuling katanungan, ang mga pagpipilian na nasa loob ng panaklong ay ang alin, kailan, at ilan. Sa mga ito, ang kakainin mo. At para naman sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng isang pangungusap sa bawat panghalip pananong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang panghalip pananong, ano? Ikalawang panghalip pananong, bakit? At ikatlong panghalip pananong ay ang paano. Ngayon naman, dadako na tayo sa pinakahuling aralin sa module na ito. Ang ikalimang aralin, ang patungkol sa panghalip panaklaw. Buksan ang inyong module
sa 11th pahina. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang panghalip panaklaw sa pangungusap. Ikalawa, nagagamit ng wasto ang panghalip panaklaw sa pangungusap. At ikatlo't panghuli, nakasusulat ng pangungusap na may panghalip panaklaw. Anda na ba kayo, mga bata? Ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Mga bata, pakibuksan ang iyong mga module sa 12th pahina. Ngayon ay ating tuklasin ang mga sumusunod. Basahin at pag-aralan ang mga pangungusap. Unang pangungusap, lahat ng bagay ay makakaya natin para sa ating pamilya. Ikalawang pangungusap, karamihan ng mga bata ay nagdala ng bulaklak at iba pang tanim para sa hardin ng paaralan. Ikatlong pangungusap, saan man makarating, huwag mong kalimutang magdasal sa Panginoon. Ikaapat na pangungusap, kung ano man ang sinabi ni Luis sa iyo, makinig ka pa rin sa akin. Para naman sa 5th panghuling pangungusap, bibilhin natin alinmang gusto mo. Ang mga salitang may salungguhit ay ang mga salitang lahat, karamihan, saan man, ano man, at alinman. Ang mga salitang ito ay nagsasaad ng sinumang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, o halaga. Ito ay tinatawag na panghalip panaklaw. At ngayon, ating isa-isahin ang panghalip panaklaw. Basahin at pag-aralan. Panghalip na panaklaw ay isang panghalip na hindi tumutukoy sa sinumang tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari, o halaga. Sinasaklaw nito ang kaisahan, dami, o kalahatan ng pangalang tinutukoy. May dalawang uri ang panghalip panaklaw, pangisahan na panghalip panaklaw at ang pangmaramihang panghalip panaklaw. Pangisahan na panghalip panaklaw, bawat, anuman, gaano man, alinman, sino man, saan man, kanino man, at ilan man. Mga halimbawang pangungusap, bawat isa ay mahalaga. Iyan ang lagi mong tandaan. Kanino man mapunta ang mga sisiyo na ito ay tiyak na maayos na arugain. Para naman sa pangmaramihan na panghalip panaklaw ay lahat, pawang, kapwa, marami, at ilan. Halimbawang pangungusap, kapwa nagpakita ng pakikiramay ang mga mamamayan. Lahat ay may karapatang mangarap. Mga bata, lagi nating isaisip na ang panghalip panaklaw ay isang panghalip na hindi tumutukoy sa sinumang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o halaga. Sinasaklaw nito ang kaisahan, dami, o kalahatan ng pangalang tinutukoy. Ayan mga bata, nakuha niyo na ba kung ano ang panghalip panaklaw? Ngayon, subukan natin ang inyong galing at natutunan sa ating aralin. Tunghayan ang bahaging isagawa na nasa pahina 13. Isulat sa sagutang papel ang wastong panghalip panaklaw upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang iyong sagot. Ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon ay ang sinuman, bawat, marami, pawang, at anuman. Handa na ba kayo mga bata? At para sa unang katanungang pangungusap, patlang ang maparito ay mabibighani di lamang sa paninda kundi sa ganda ng lugar. At para naman sa 2nd pangungusap, patlang sa mga ito ay gawang di kalidad. At para naman sa 3rd katanungang pangungusap, patlang sa mga pinagmamalaki ng lugar ay ang klema nito na parang lungsod ng Bagyo.
At para sa ikaapat na katanungan, dinarayo ng mga turista ang pinagmamalaking produkto ng Louisiana. Laguna Banig, Bayong, at Salakot na yari patlang sa Pandan. At para sa ikalimat panghuling pangusap, patlang, dampot sa mga produkto ay papuri ang inyong maririnig. Mga bata, para naman sa inyong karagdagang gawain, sumulat sa sagutang papel ng isang pangusap sa bawat panghalip panaklaw. Una, bawat. Ikalawa, anuman. At ikatlo, kapwa. Mga bata, dahil natapos na nating talakayin ang ating mga aralin sa araw na ito, gusto kong matiyak na kayo ay may natutunan. Tunghayan ang bahaging tayahin ng inyong modyul na nasa pahina 13, karugtong ay nasa 14. Babasahin ko ang mga katanungan at isulat ninyo ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ihanda ang inyong sarili at tayo'y magsisimula na sa ilang saglit. Panuto, isulat sa sagutang papel ang unang panghalip na makikita sa pangusap at kilalanin ang uri nito kung ito ay panghalip panao, pananong o panaklaw. Para sa unang bilang, ako si Jose ay isang doktor na nagtatrabaho sa ospital ngayong panahon ng pandemya. At para naman sa ikalawang bilang, siya si Maria, ang aking may bahay na laging naging maingat na mapangalagaan ang aming mga anak para maiwasan ang COVID-19 virus. At para naman sa ikatlong bilang, sino ang nagdideklara ng enhanced community quarantine sa lungsod ng Cebu? At para naman sa ikaapat na bilang, ilan na ba ngayon ang naging biktima ng COVID-19 virus sa bansa? Para sa ikalimang bilang, sino man sa atin ay dapat mag-ingat na hindi mahawaan ng virus? Para naman sa ikalawang bahagi, titik B, basahing mabuti ang mga pangusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, kumplituhin ang pahayag. Si Filipina ay maawain sa kapwa. Tinutulungan patlang kahit sino paman ang lumapit sa kanya. Para sa pagpipilian, A. Kanila, B. Kanya, C. Niya, D. Siya. At para sa ikalawang bilang, ano ang panghalip ang nasa unang panauhan at may kailanang dalawahan sa sumusunod? Para sa pagpipilian, A. Kanila, B. Kayo, C. Kita, D. Niya. Para sa ikatlong bilang, anong salita ang hindi dapat mapabilang sapagkat naiibang uri nito? Para sa pagpipilian, A. Ano, B. Kailanman, C. Saan, D. Sino. At ang ikaapat na bilang, si Marco ang mag-aayos ng mga mesa. Patlang ay magaling sa gawain ito. Para sa pagpipilian, A. Ako, B. Ikaw, C. Siya, D. Tayo. Dadako tayo sa ikalimang bilang. Nagkita patlang nina Amelia at Lori kahapon. A. Ako, B. Ano, C. Kami, D. Gaano man. Para sa ika-anim na bilang, patlang kaya ang tirahan nila? A. Ano, B. Kailan, C. Saan, D. Sino. At para naman sa ikapitong bilang, patlang ang nailigtas ni Chico? A. Bakit, B. Ilan, C. Kanino, D. Saan. Dadako tayo sa ikawalong bilang. Ang mga kaibigan mo at ikaw ay matutuwa sa mga mang-aawit na darating mamaya. Ano ang angkop na panghalip ang ihahalili sa mga salitang may salungguhit? Ang salitang may salungguhit ang mga kaibigan mo at ikaw. Para sa pagpipilian, A. Kami,
B, kayo. C, sila. D, tayo. At para sa ikasyam na bilang, patlang ang iyong problema. Malutas natin iyan. Para sa pagpipilian, A, alinman. B, anuman. C, gaanuman. D, sinuman. At para sa ikasampot panghuling bilang, patlang pagsubok ay kaya nating malampasan. Basta't sama-sama at buo tayong pamilya. Para sa pagpipilian, A, alinman. B, bawat. C, kaninuman. D, saanman. Alam kong tapos na kayo mga bata. Napakagaling ninyo. Ngayon ay tapos na tayo sa ating maikling pagsusulit. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na marka. Malugod ko kayong binabati dahil sa masigla at magiliw nating natapos at natagumpayan ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako po ang inyong lingkod, Ginoong Alvin Auma Nardiza, ang inyong gurong panghimpapawid. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Kasama ninyo tuwing pananghalian. Hatid ay edukasyon, ang pundasyon ng pagkatuto. Pagkatuto na bubuo sa pagkatao at tulay sa pag-abot ng pangarap nyo. Eto ang tinig na maghahandog at magpapabatid ng karunungan sa mga kabataan. Nahangad ay magandang kinabukasan. Eto ang Ed Radio. Kaakibat sa pagsulong ng edukasyon. Sumahimpapawid dito sa 106.7 Home Radio. Maraming salamat. Paalam. Luca, anak, kamusta? Humanabain niyo ang klase? Oo pa. Daghan na po niyo mga bagong nakatunan karon. Di ba, classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog pi agi hapon ta sa sunod na tuong klase, ha? See you. Maukadto ang atong kinasingkasing halad alang sa atong mga tinunan aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.